welcome back to my channel, Monique Bongga Surplus. And today's video is ipapakita ko ulit sa inyo ang ating Euro 5, so which is sold na siya. So yung unang video ko kasi is nakita nyo is plain setup lang, may sticker siya pero di pa siya naka-brand new tires, wala pang mga stainless. Tsaka ito yung part 2 ng ating video, which is meron na siyang mga add-ons at unit. So, before we start, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na video. Let's go! So, ulitin ko nga, yung ating engine ng ating unit na to is D4CB. So, katulad na siya ng Hyundai Porter kasi ito is Euro 5. So, ang ating Kia Bongga 3 4x4 Euro 5 is D4CB engine, powered by D4CB engine. And timing chain na siya. Tapos, ito siya is intercooler turbo. Ayan. Ang ating unit is manual transmission, 4x4, front drive. Ayan. So, ito yun. Ating unit. So, ito siya is naka-6th gear. So, this one is 6 speeds. Kita nyo yan. Yan yung gear niya. Tapos, ito yung shifter ng ating 4x4. So, ang ating unit is diesel fuel. Krudo po ito. Tsaka, di po siya converted. So, nakikita nyo yung tire niya. Is original single tire. Hindi siya double tire. Hindi siya kinonvert. This one is original single tire. At tsaka, hindi po siya converted. So, original siya, left-hand drive ang ating unit. So, pag sa Korea yung unit natin, is hindi siya converted. So, original siya dito, naka-left. Hindi na siya kinonvert. Ayan. Ito po yung chassis. Hindi siya cutting. Ayan po yung chassis ng ating unit. So, medyo maputik pa siya kasi galing siya sa labas. Then, as drive ulit. Ayan. So, ang ating unit is newly changed oil. Naka-change oil na. New fuel filter, oil filter, tsaka air cleaner. So, dito naman tayo sa ating inclusion. So, ang ating unit is naka-aircon. Nag-function yung aircon niya. Tsaka yung ating stereo, function siya. And, naka-sticker na din. Ayan, ito yung mga stickers niya. So, semi-sticker. Tapos, naka-chrome na din. Yung chrome natin is, ito po yung chrome natin. Ayan, yung mga kulay silver. Yan yung mga dagdag accessories ng ating unit. Yan po yung ating chrome. Ito. Ito siya sa wiper. Sa side mirror. Dito sa headlight. Ito sa handle. Ayan. Fender. Tapos, dito naman sa signal light natin. Meron na ding chrome. Ayan. Tapos, brand new po ang ating seat cover. Ito po yung mga design ng ating seat cover. Ayan. So, need pa siyang linisin. Pero, ito po yung ating seat cover. Ayan, brand new siya. Sa front. Tapos, naka-tint po ang ating unit. Ito po yung naka-tint na yung ating glasses. And all glasses are tinted. Tapos, registered na po ang ating unit. Nakikita nyo, meron na siyang plate number. That one is original plate number. Tapos, meron na ding ORCR. So, pag kukuha kayo ng unit, is registered na siya. Especially doon sa mga display na unit, is lahat ng yan is registered na. So, yan na lang is, depende sa buyer kung magpapa-transfer name siya. So, like this one. So, ito yung buyer na yung mismo na pataas na decide na pa-transfer name niya yung unit. So, punta naman tayo dito sa mga add-ons ng ating unit. Ito po yung una pina-add niya. Ito yung stainless bumper. Ayan yung stainless bumper. So, dagdag pogi ng ating unit. Dagdag points. Pogi points. So,
That one is 4,500 yung presyo ng bumper stainless. Tapos ito naman is dinagdag niya is yung stainless side guard. Ayan. Pati ito side guard sa may dulo. So dito din sa kabila merong side guard. Ayan, so each side meron siyang side guard. So nagkakahalaga siya na 7,000 yung ating stainless side guard. Tapos depende na din sa inyo kung anong disenyo. So ito yung napiling design ng ating buyer. Kinuha niya yung reference nung dating unit natin na kulay red. Tapos ito naman yung step board, back step board. Yan, stainless pa din. So that one is 4,000. At saka ito yung stainless canopy. Ayan. So nakaset na siya dito sa ating stainless na foldable bench. Siya. So kasali na yung upuan, yung upholstery. Ito yung upholstery ng upuan. Tsaka yung trapal. Meron siya trapal. Zipper yung trapal. Zipper type yung trapal natin. So nagkakalaga po siya ng 30,000 pesos. Kasama na yung canopy na stainless. Full canopy siya pati yung top niya. Stainless, I mean. Tapos, stainless din yung upuan natin. Ayan. So, full yung upuan. Tapos, naka-upholstery tsaka trapal is 30,000 pesos yung ating canopy. Set package. Ayan. Tapos, yung buyer natin is nag-request din siya na ipa-change into brand new tire. Ayan. So, nakikita niyo yung dating video ng Euro 5, which is my recent previous video. Is yung Euro 5 is hindi pa siya naka-mud tires. Ito yung request niya, off-road or mud terrain tires. Ayan. So, tsaka chinange din namin yung rim into brand new rims. Tapos nilagyan ko na din ng free na hub cup. Ayan, kinulaya natin ng silver, which is the original color of the hub cup. Ayan po yung hub cup. Yan. Nagpa-help tayo, helping a friend. Kasi papaandarin natin yung unit, tapos i-revolution ni Kuya. Tapos bibidyohan natin dito sa likod. Ito na po yung under niya ng ating unit. Mausok. Ayan, hindi siya mausok. Kikita nyo, naka-revolution ng ating unit. I-press the revolution niya. Sige, I-press niya. Sige, revolution. Revolution.